Mga ka-farmers, kung may isang bahagi sa rice farming na halos hindi pinapansin, pero ito ang pinaka nagdi-decision kung magiging successful ang tanim nyo o malulugi, ito ang tamang harrowing o pagbabasag ng lupa sa palayan. Kapag nagawa ng tama, nababawon ang damo, puputik ang lupa, magiging level ang tubig at dito mismo nag-uumpisa kung bakit maganda o pangit ang ating palayan. Marami ang akala, simple lang ang harrow, pero dito madalas pumapalpak ang maraming magsasaka. Kapag mali ang haro, siguradong bagsak ang ani. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang step by step ang pinaka-tested na technique na ginagamit ng mga eksperto ng Erie, Bell Rice at top high-yield farmers sa buong Pilipinas. Kapag mali ang haro, hindi pantay ang lupa, hindi pantay ang tubig, hindi rin pantay ang abuno, nagiging breeding grounds ng damo at hindi sabay-sabay ang tubo ng palay at guaranteed, mababa ang ani. Ang harrowing ay may dalawa. Ang first harrowing at second harrowing. Tika, ano nga ba ang first harrowing? Ito ay tinatawag na breaking and mixing stage. Sa yugtong ito ay dapat durugin ang malalaking tipak ng lupa na nabuo sa pag-aararo. Target natin na durugin ang lupa, mabulok ang damo o palay at ihalo ang mga damo at gawing maputik para mas madali ang labeling. Dapat basang-basa ang lupa pero hindi sobra ang tubig. Mga 5 to 7 cm lang ang kailangan. Kapag sobrang lalim kasi ng tubig, hindi puputik ang nasa ilalim. At kapag kulang naman sa tubig, matigas ang ibabaw at mabilis na masira ang mga power tillers o tractor. At syempre, mabagal ang trabaho. Sa operator naman, dahan-dahan lang ang takbo ng tractor. Ang haro ay pagdudurog ng lupa at hindi pabilisan. Sa unang pasada, gawin ang cross pattern. At sa ikalawang pasada naman, sundin lang ang plowing direction o paano ang direction ng pag-aararo ng lupa. Kahit isang party lang na hindi natuturog o hindi nadaanan ng mga tractor, magkakaroon ng uneven seedlings ng palay kasi matigas ang lupa at malamang na hindi tutubo ng maayos ang palay. Ihalo ang rice straw ng pantay para magkaroon ng mga organic matters at mas magandang soil structure. Pagkatapos ng first harrowing, magpapahinga muna tayo ng 5 to 7 days para mas lumambot ang lupa at mas madali para sa second harrowing. Kapag nagawa natin ng tama ito, nasa 60 to 70% na ng lupa ay durog. Pantay na rin ang rice straw at kaya nang i-hold ang tubig sa tamang lalim. Kapag hindi ganito, magkakaroon ng hard spot, water pockets, algae growth at uneven nutrient distribution. Bago tayo lumipat sa second harrowing, may isang technique na sobrang importante na halos hindi ginagawa ng karamihan. Ito ay tinatawag na still seed bed method. Sa pamamagitan ng method na to, sinasadya nating tumubo muna ang mga damo bago natin gagawin ang second harrowing para lahat ng mga damong tumubo mamamatay at siyempre mababawasan ang nakaimbak ng mga buto na posibleng tumubo kapag nagtanim na tayo ng palay. Kaya ang resulta, bawas damo na nasa 60 to 80%. Mas malinis siyempre ang palayan at mas maganda ang tubo ng ating mga palay. Pagkatapos ng first harrow, pabayaan ng 5 to 7 days bago tumubo ang damo at maging green carpet sa ibabaw. Saka natin patayin. At ituturo ko yan sa susunod na video. Gagawa natin ang full demo ang still seed bed method para makita ninyo ang step by step kung paano nga ba mawala ang damo bago pa tayo magtanim. Ngayon, dumiretso na tayo sa second harrowing. Ito ay ang finishing touch ng palayan. Dito nagiging pantay, durog, malambot at plant ready na ang ating lupa. Ang layunin ay durugin ang natitirang mga clutch, pantayin ang lupa at ayusin ang water distribution. Ihanda na rin para sa basal fertilizer kung kayo ay nagbabasal at iwasan ang algae growth. Dapat ay nasa 5 to 7 cm lang ang lalim ng tubig, sapat na para hindi matuyuan o maging overweight. Kapag kulang, magiging matigas ulit ang ibabaw ng lupa at mahihirapan ang seedling na tumubo. Ito naman ang step by step na procedure sa second harrowing. Unang pasada, gawin natin ang diagonal direction para consistent ang soil distribution. Ikalawang pasada, straight line north to south para pantayin ang may slope. At ang pinaka final pass natin ay east to west para alisin ang humps, dips. At syempre, huwag kalimutang tingnan ang standing water at pwede natin gamitan ng hand level ang mga corners o yung mga gilid-gilid ng ating mga palayan. Gamit lang yung mga rig. Nakita ko na itong ginagawa ng marami.
Kaya ang tamang timing natin ka-farmer, gawin natin ang 3 to 5 days bago ang labeling ng lupa at susunod na ang pagtatanim ng palay. Ibig sabihin nito, pagkatapos natin ng second harrowing, hihintay ulit tayo ng nasa 3 days hanggang 5 days bago natin ililabel yung lupa at syempre bago natin tataniman ang palay. Kapag mali ang second harrow, magdudulot ito ng seedling drowning o yung mga seeds natin ay hindi na makatubo dahil may tubig. Uneven growth, hindi pantay ang patna yung tubo. Dry patches, fertilizer loss, masasayang yung ating mga fertilizer. At sigurado 10 to 20 cabans ang mababawas na ani sa atin. Pero kapag nagawa naman natin ng tama, ang lupa ay nasa 95% na uniform. Pantay ang water depth na nasa 1 to 1.5 centimeters yung kanyang lalim. At walang matigas o buo na tipak na lupa. Kaya walang damo at ang water surface ay parang salamin. Ito ang pundasyon ng mataas na ani. Pantay na root development, stable nutrient flow at sabay-sabay na maturity. Kaya ang resulta, dahil dito, mas mataas ang milling recovery at mas malaki ang kita ng mga magsasaka. Marami sa mga farmers ang nagkakamali sa simpleng hakbang na ito. Sobrang tubig, hindi pantay ang lupa, mabilis ang takbo ng tractor, mabilis ang pagpapatakbo ng operator, hindi sinusunod ang resting period na 5 to 7 days bago ang first at papunta sa second harrowing, at hindi inaayos ang mga sulok-sulok ng ating mga kahon, yung mga gilid, at hindi rin sinusuri kung may mataas o may mababa. At ang pinakamatindi doon ay minamadali natin ang second harrowing. Actually, ang iba ginagawa pagkatapos na mabasag ay binabati kaagad upang makapagsabog na kaagad. Ito ay mali. Kapag mali ang sequence, una, araro, patubigan, first harrow, then rest 5 to 7 days bago pa yung second harrow, then hintay na ulit tayo ng nasa 3 days bago pa yung labeling, at ang kasunod na ay planting. Tinasunod yan, syempre mababa yung ating ani, at kahit kumplito ka pa ng binhi, kumplito ka pa ng abono, fertilizer at iba pa, kasi ka-farmer, hindi abono ang sagot sa mababang ani. Ang pundasyon yan ay land preparation. Dito nag-uumpisa ang mataas na ani at mababang gastos. Mga ka-farmers, isa pang practical tip, tingnan ng lupa bago magharo. Ang tamang soil moisture ay critical. Kung sobrang tubig, nagiging muddy o padding ang lupa. Kung kulang naman, matigas ang surface nito na hindi nadudurog ng pantay. Para sa clay soil, kailangan lang natin ng mga 3 passes. Pero pag sandy loam naman, 2 passes lang ay sapat na. Basta pantay ang takbo ng traktor. Huwag kalimutang tingnan ang standing water at hand level ang mga sulok. Ito naman ka-farmer ang top mistakes ng mga magsasaka ayon sa ere. Una ay sobra o kulang ang tubig. Pangalawa ay hindi pantay ang lupa. Pangatlo ay mabilis ang pagpapatakbo ng traktor o mabilis ang pagpapatakbo ng operator. Pang-apat ay hindi sinusunod ang resting period. Pang-lima ay hindi inaayos ang mga sulok at mga gilid ng mga kahon. Pang-anim ay hindi sinusuri ang slope. At pampito ay minamadali ang second harrow. Kaya ang tamang sequence nito ay una, pag-araro, patubig, first harrow, pahinga muna ng 5 to 7 days, second harrow, at pahinga muna ng 3 days bago pa yung labeling. At syempre, pwede na tayo magtanim. Maraming salamat mga ka-farmers sa inyong panonood ngayong araw. And sana nakapagbigay na naman tayo ng panibagong mga kaalaman. Mga ka-farmers, kung natutunan nyo ngayon ang totoong detalye na hindi tinuturo sa karamihan, at kung gusto nyo pa ng mas malalim, mas validated at talagang expert level na informasyon, subscribe na dito sa DDT Nature Farm Channel. Dito lahat ng content ay para sa inyo. Practical, tested, expert-based, walang paligoy-ligoy, walang kalukuhan. Kung gusto mong umangat ang kita ng mga magsasaka dito sa Pilipinas, i-share mo ito sa kagrupo mo. Bawat share mo ay isang magsasakang hindi na mauulit ang mga pagkakamaling ito. Sa susunod na video, gagawin natin ang stale seed bed method at ang labeling demo. Yung actual kung paano papantayin natin ang ating mga palayan. Like nyo na ang video na to at i-share nyo na sa mga kapwa nyong magsasaka. At mag-comment na kayo ng mga problema ang gusto nyong sagutin ko sa susunod na episode. Kasama ninyo ako mula sa pag-araro, sa harrowing, sa tanim, hanggang saan yan. Lahat tayo aangat, lahat tayo ay kikita, lahat tayo ay magiging successful.
Maraming salamat and happy farming sa ating lahat. Paalam!